Ang Bae o Bay ay isang bayan sa Laguna na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Laguna de Bay. Kilala ito sa kanilang Monay Bae at sa halamang Bonggamvilla. Ito ang pinakalumang bayan sa Laguna at ang unang kapital ng lalawigan. Ngayon, ang bayang ito ay tinatawag na Bay, na hango sa wikang Tagalog na Baybay o Baybayin at maging sa salitang babae. Bae ang tawag noon ng mga katutubo rito, na mali naman na bigkas ng mga Kastila bilang Bai. Hanggang sa ito ay nagbago bilang Bay. Ngunit, ang orihinal na tawag dito ay Bae, na galing sa pangalan ng tatlong diwata ayon sa alamat ng bayan na ito. Mayroon daw tatlong diwata na naninirahan sa bayan na ito. Ang pangalan nila ay Maria Basilisa, Angela, at Elena. Sila ang mga diwatang nangangalaga at nagbabantay sa bayan. Ang mga tao roon at maging ang pari ng bayan ay nagagalak at nagpapasalamat sa kanila. Ang misa sa simbahan tuwing linggo ay hindi sinisimulan hanggat wala silang tatlo. Ngunit, isang linggo, naantala ang pagsisimula ng misa dahil wala pa ang tatlong diwata. Matagal na naghintay ang mga tao sa simbahan at ang pari. Unti-unti na nag-aalisan ang mga tao kaya naman napilitan na ang pari na simula ng misa. Naligo kasi ang tatlong diwata sa lawa at pinatuyo ang kanilang binintoang buhok. Kaya naman hindi sila nakadalo sa misa. Nang sila ay pumunta na sa simbahan, wala na silang nadatna na tao maliban sa pari. Biglang nagalit ang tatlong diwata nang malaman nila na sinimulan na ng pari ang misa habang sila ay wala. Agad nilang kinulong ang pari sa hawla at ipinaanon ito sa gitna ng lawa. Sumama ang loob ng pari. Hindi niya akalain na magagawa ito ng mga diwata. Inubad niya ang kanyang sapatos at galit na sumumpa at sinabi, "Sinusumpa ko ang bayan na ito. Kung patong-patongin man ang kayamanan at ginto nito, hindi na uunlad ang bayan ito." Itinapon niya ang kanyang sapatos sa lawa. Biglang lumaki ang tubig na nagpalubog naman sa buong bayan na ikinasawi ng maraming taong naninirahan doon. Simula noon, tinawag ng Bae ang bayan na iyon. Mula sa unang titik ng pangalan ng tatlong diwata, isinunod na rin dito ang pangalan ng lawa na kilala ngayon bilang Laguna de Bay. Iyon ang alamat kung saan galing ang pangalan ng bayang Bae. May 15 barangay ang bayan ng Bae. Ito ay nahahati sa 2 pangkat. Ang mga barangay sa itaas at mga barangay sa ibaba. Ang mga barangay sa itaas ay nasa mataas na bahagi ng lugar habang ang mga barangay sa ibaba naman ay nasa kapatagan o tinatawag nating labak. Unahin na natin ang mga barangay sa ibaba. Santo Domingo. Mali ang paniniwala ng mga mamamayan dito na ang baryo ito ay mula sa pangalan ng santong si Santo Domingo. Kaya tuwing Mayo 30, pista ng lugar ito. Ang malaking parati ng lupain dito ay pamamay-ari ni Don Domingo Ordovesa. Na lumipas ang panahon, pinamahagi niya sa mga naninirahan dito ang kanyang mga ari-arian. Kasama na ang kinatitirikan ng paaralan dito ngayon. Kaya kay Don Domingo Ordovesa talaga ipinangalan ang barangay na ito. Maitim. Tuwing umuulan ay nagkukulay itim ang tuwig sa sapa rito. Ganon din ang putik sa lugar na ito ay napakaitim. Hindi naglaon ay nakasanayan ng tawagin ang lugar na ito ng maitim. Kalo, may malaking ibon na malimit makita ng mga tao rito. Nang tanongin ng Kastila kung ano ang tawag sa ibon na iyon, sinabi ng mamayan dito na iyon ay kalaw. Ngunit mali ng pagbigkas ng Kastila na kalo, kaya mula noon, tinawag na ang lugar na ito na kalo. Barangay San Nicolas at Barangay San Agustin. Dati,
Poblasyon ang tawag sa dalawang barangay na ito. Pinagsama ang dalawang lugar sa kadalihan ng maliit lamang at magkaharap ang dalawang baryo. Ito ay tinawag ng bayan dahil ito ay naging sentro ng kabuhayan. Dito itinayo ng mga Kastila ang munisipyo, paaralan at simbahan. Nang umandlan na ang lugar ay hinati na ito sa dalawa, Barangay San Nicolas mula sa santong itinilaga sa lugar at Barangay San Agustin dahil dito itinayo ng mga Kastila ang simbahan ng bae na ipinangalan Simbahan ni San Agustin. Siya ang patron ng bayan na ipinagdiriwang tuwing 28 ng Agosto. San Isidro. Palayan ang lugar na ito, kaya ipinangalan ito sa patron na magsasaka na si San Isidro Labrador. Ang kapistahan dito ay pinagdiriwang tuwing Mayo 15. Tagumpay. Ang lugar na ito ay dating bahagi ng Barangay San Antonio. Ito ay nasa dulong bahagi ng barangay, kung kaya't magbigyan ng tulong ang mga tao rito. Noon, tinawag na Wawa ang lugar na ito mula sa salitang Kawawa. Hindi naglaon ay nagsumikap ang mga mamamayan dito. Nagkaisa silang pauna rin kabuhayan sa pangingisda, paggawa ng produkto mula sa kawayan at pagtitinda. Nang umunlad na ang kanilang lugar, ay nagpasiya silang gumawa sa sariling barangay na tinatawag nilang Tagumpay mula sa bunga ng kanilang pagsumikap at mithing magtagumpay sa buhay. Dila, hugis dila ng tao ang lugar dito. San Antonio. Ang barangay na ito ay mula sa pangalan ni San Antonio de Padua. Ang pista sa lugar na ito ay Hunyo 13 na araw ng kamatayan ng nasabing patron. Ang lugar ay tinatawag din Aplaya dahil katabi nito ang lawa ng Laguna de Bay kung saan naganap ang pagsumpa ng pari sa bayan base sa atin. Yan ang mga barangay tagaibaba. Pumunta naman tayo sa mga tagaitaas. Barangay Puy-Puy. May isang umaapoy na bulalakaw ang bumagsak sa lugar na ito at nagsigawan ng mga tao ng Apoy! Apoy! Ito ay mali namang nabigkas sa mga Kastila bilang Puy-Puy na ipinangalan na rin sa lugar na ito. Barangay Masaya. Tinatawag itong Barangay Masaya dahil ang mga tao rito ay masasagana at masasaya sa kanilang buhay. Barangay Trangka. Ang mga kabahayan kasi sa lugar na ito ay may mga tarangkahan o bakod. Kaya naman tinawag itong Barangay Trangka. Barangay Santa Cruz. Tinatawag rin itong Talahiban dahil maraming talahib sa lugar na ito. Marami rin itong tinatapon na patay na tao at nilalagyan ito ng mga cruz. Barangay Bitin. Ito ay tinatawag na Barangay Bitin dahil ito ay nasa kaduluduluhang bahagi na ng bae. Na halos kadugsong na nito ang Batangas. Pasiano Rizal. Pinangalan ng barangay na ito kay Pasiano Rizal na nanirahan dito. Ang panganay na kapatid ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Yan ang mga istorya sa likod ng pangalan ng 15 barangay ng bayan ng bae. Patuloy pa rin ang paglaki ng lawa nito. Totoo kaya ang sumpa sa alamat? May mga mangingisda sa lawa na nagsasabing may mga nakikita raw silang lumubog na bayan at simbahan sa lawa. Ilan lamang yan sa mga alamat at kwento ng mayaman na kultura ng ating bansa. Hindi ba? Kung atin lang masusuri ang mga tagumpay at pagkakamali na ating nagawa noong nakaraan, ay mas madali tayong makakapagpatuloy at makapag-umpisang muli para sa mas bago at maunlad na bukas. May kasabihan niya na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakapunta sa paroroonan.